Ito lang yan, yung aurora ngayon, across lang ng bahay namin. So, dami na namang tao ngayon dito nag-stop. Yan guys, kita niyo may aurora. Yan, sobrang ganda. So, mas nagiging ano siya ngayon, brighter. Yan. Gangjaan. So, pabalik na ako ng bahay kasi malamig na din. Hinahanap na ako ng bahay. Mabata. Maganda. Malamig. Pasok na ako, guys. Wait na. Okay. Morning, everyone. Wala akong tulog. Ano kasi, may sakit si Isabella. Actually, hindi ko alam. Ano nangyari? Magay yung left, labas ng left nose niya. Tapos magana rin na yung dito niya. Ayun siya, guys. Nandun ko ngayon si Isabella sa walk-in clinic. Tapos kapag nag-start mamula yung dito niya. Tapos nung meron na rin siyang lagnat. So, maganda na yung ma-check siya. Alam. Gagawin ko na siya ng ano. Nakita ko siya ng gatas. Maganda na yung may dala akong extra just in case. Gutumin siya. Kawawa na may ano ko. Ayaw niyo pagalong ilong niya. Gusto kong tanggalin sana yung sipon. Kaso ayaw niya. Tinay ko. May tinatanggal na ako. Kaso umiyak siya. Kaya may sipon na naman siya dun. Pero dun lang talaga sa left. So, yung dugo, hindi siya tumutuloy yung dugo eh. Nandun lang din siya sa loob. So, yun. Kaya pala nung pinapakain ko siya nung weekend, tuwing, kaya syempre, may dumi sa mukha niya, tatanggalin ko. Especially pag dito, umiiyak siya. Siguro masakit, may part na masakit nung time na yun. Pero mabigyan siya ng gamot kung anong, or masabihan ako ng doctor ko anong dapat gawin, or kung anong mang nangyari. Hirap. Kita pag may sakit yung anak mo. Dito pa rin kami, guys. Naka-IV si Isabella ngayon. Baka stay muna kami sa hospital. Nantay lang namin inpatient team para kausapin ako. I-admit na lang siya kasi kailangan niya lagi ng IV. Isabella! Hi! You like it there? Huh? Isabella. Sa hospital. Almost 5 a.m. na dito ngayon. Naka-idlip-idlip din ako kahit konti. Though pagising-gising kasi chine-check ko din siya. Tapos kailangan ko din siyang i-feed. Pero okay naman. Maga pa rin yung mukha niya. Pero I guess mas better. Tapos yung sa ilong niya nag-dry na din. Sana makalabas na kayo mamaya. Though, sabi na naman ng doctor kapag 24 hours. So, hopefully, may okay lahat na results. Anyway, feeling better? Morning, guys. Katapos ko lang mag-breakfast. Nag-feed ako ngayon kay Isabella. Nagising siya kanina. Tapos, tulog na naman ngayon. Ayan. Time check, 9:10 in the morning. So hopefully makauwi na kami sa hapon. May isa pa siyang, alam ko meron pa siyang isang dose pa ng antibiotic. Nilalagay sa kanya mamaya. Then sana okay lahat ng results. Then hopefully makauwi na rin kami.
Kakabalik lang din ay Bella sa tulog. Ayun niya sa crib ni Yung. Doon nakatulog siya konti. Tapos nagigising. So, dito ko na lang siya tinabi sa akin. Ayun, tulog siya ngayon. Hopefully, by afternoon, papauwi na rin. Na-discharge na rin siya. Ang kinain ko is big breakfast. Actually, walang food dito. Unless na lang hingi ka ng voucher. Pero for assessment pa yun eh. Depende sa income niyo mag-asawa. Di na ako nag-ano kasi 24 hours lang naman kami dito. So, nagpati na lang ako ng breakfast ko. Kaya ko is yung sa A&W na Canadian breakfast. Kaya busog na ako. Pinatira pa akong bread doon. Tsaka ng jam. So, yun na lang siguro. Kainin ko mamaya sa lunch pag nagutom ako. Kapag coffee na din. Tapos, sa bahay na lang ako maligo. Kasi hindi ko na maiwan si Bella eh. Kanya nasa washroom ako. Naka-half open lang yung pinto. Tapos nilagay ko siya sa crib. Hindi rin siya makatagal dun. Kasi, hindi ko masama rin pakaramdam niya. Gusto niya, lagi ko siyang hawak. Yes, ting room niya. Napalis na sa akin ng nurse kung what time ko siya binreastfeed. Yan. Tapos kung what time ko nilagay yung Glaxal Base na lotion na binigay nila kasi dry yung skin niya dito. Ayun. May TV. Hindi ako nanonood. Tapos meron na silang Xbox. Para siguro sa mga bata na na-admit dito. Tapos gusto maglaro. Nabo-board. Look si Bella, guys. Galing yung doctor dito kanina. Sabi niya mukhang maganda yung response ni Isabella sa medication or sa antibiotic na binigay nila sa kanya. Mayroon pa siyang next dose around 2 p.m. Tapos, naantay lang na yung results ng blood culture niya. So, while tulog siya, try ko din mag-nap. Sabayan ko siya para makapahinga din ako. Kahit konti. Another dose ng antibiotic ni Isabella. Yan. So guys, di pa kami makaka-uwi pala ngayon. Kinusap ako ng dalawang doctors kanina yung tumitingin kay Isabella. So far, okay naman yung respond. Nagka-respond naman si Isabella sa gamot. Nag-improve siya, pero gusto nila i-keep pa siya for another night. So dito muna ulit kami, matutulog. Gusto kasi nila i-make sure na okay na totally siya pagka i-discharge siya. Wala naman na siyang fever. Gusto na lang talaga nila, 100% sure na okay siya. Kalungkot lang kasi birthday ni Nikon ngayon. Pero, pupunta siya dito mamaya. Nasa work lang siya. Pagka-uwi niya, kukuha lang siya ng mga gamit namin. Kasi para makaligo na din ako. Hey guys, nakakapahinga naman ako. Medyo antok lang. Nakaitlip ako ng mga 30 minutes. May pumasok yung nurse kasi yun nga, nilagyan siya ng another dose ng antibiotics sa IV niya. Ayun guys, hours na ba? 2:20 kayo ng hapon. Siguro si Nico tarating dito mga 7 p.m. Kala siya ng gamit sa bahay. Kasi yung gamit ko dito, kaya pa naman hanggang bukas. Yung dinala niya kagabi. Pero maganda na rin yung may sobra, especially kasi si Mikil, si Isabella, kailangan siya pag baby, maya nagpapalit, nababasa yung damit. Kasi parang makaligo din ako, at least pag nandito siya, maawa, mababanday niya si Isabella. Kasi ayoko rin siyang ilagay sa crib na sundun ako sa washroom kasi panigurado pagising niya or inip na siya sa crib, iiyak siya. Date lang guys, 10 p.m. na dito ng gabi. So, ito na yung ika-fourth dose niya ng antibiotic. And si Nico, nandito siya kanina. Sobrang dami yung dalang pagkain. As in, hindi ko parang siya uubusin. Pero, yun. At least hindi na ako magugutom. Kasi kanina, sobrang gutom ko. Bumaman ako sa cafeteria.
Iniwan ko sandali si Isabella. So guys, morning everyone. Say good morning. Pula na naman ang chicks niya. May flare up na naman siya 60 minutes. Pero tingnan niyo guys. Nawala na yung mag-anabi. So guys, kakagali lang ng doctor dito. So baka ma-discharge si Isabella by noon or probably sa afternoon. Kasi may pabalik daw sila. It's either 10 or 2 p.m. So, nangyari pala kay Isabella. Sabi ng doctor, sa tingin nila nanggaling dun sa eczema ni Isabella. Nagkaroon ng parang skin bug, which is hindi siya nanggaling sa dalmadumi. Dahil nangyayari daw talaga yun pagka nagkaroon ng eczema yung bata, tapos skin rash nila, na-infect. So yun yung nangyari sa kanya. Hindi siya sa crib naglalaro. Titignan ko. Baka kasi mauntog. But anyways, so far okay naman. Results. So bibigyan na lang siya ng oral antibiotic. Para mga 3 to 4 days na lang iti-take yun. Tapos, sabi niya, titignan niya kung kausapin niya yung ibang mga doctors kung baka may ma-prescribe silang medication para sa eczema niya. Yung pag nagkakaroon siya ng flare-up. Just para makontrol lang yung pag-angati ng yung katawan niya. So, kasi ngayon mapula na naman yung cheeks niya. Yun. So, hopefully, okay. Okay naman lahat. Happy ako. Madi-discharge siya today. Uwi na kami. Antay-antay na lang. Yan, natanggal na yung IV niya. No more. Oh. Ano ng IV? Inantay na lang namin yung nurse. May mga pinrint lang siyang mga aftercare para kay Isabella. Tapos dito na yung prescription niya para sa cream niya at saka sa oral antibiotics ng baby. Mm-hmm. We're ready to go home. Oops. Hindi ko na maiwan yung baby. Meron silang toys. Pinahiram for Bella. Same bed. By the window. I know. Your crib. Washroom. Niya sa labas. Hi guys! So, sa bahay na kami ni Isabella. Discharge siya kanina ang mga noon time. Yan. Ipento ko na lang sa inyo mamaya. Mag-nap muna kami kasi medyo kulang pa sa tulog. May papahinga muna kami guys.